ay hindi man lang ito daw tinulungan ni Rabbi Tulfo, hindi daw nagbibigay ng financial support para sa kanilang anak. Eh, iba, dalaga na ngayon, no? I think mga 20s na ngayon yung anak nila. Pero noong mga panahon daw na ay naghihirap pa itong si Julieta Licop Pearson, bago pa ito nakapag-asawa ng isang Amerikano, ay talaga pong dinanas nila ang mahaba at malaking kahirapan. Magandang araw po. Ako si Manuel Mejorada. Naghahatid po sa inyo sa umagang ito ng isang breaking news. Mukhang magkakaproblema si Idol Rafi Tulfo sa kanyang pagtatakbo bilang senador dahil po sa isang reklamo na iniahayin po dyan sa Commission on Elections ng isang babae na nagpapakilala na siya po ang legal wife, ang asawa ni Rafi Tulfo na hindi pa po nabubuwag, hindi pa po na nullify ang kanilang kasal. Ito ay ipinahayag kahapon, araw po ng Huwebes, ika-18 ng Nobyembre, mismo ng COMELEC spokesman na si James Arthur Jimenez. At ayon kay Jimenez, ang petisyon na ito to disqualify Rafi Tulfo ay inihain ni Julieta Licop Pearson, na kung saan po sa kanyang reklamo ay naggumawa daw ng material misrepresentation o pagsisinungaling itong si Rafi Tulfo sa kanyang Certificate of Candidacy na hindi po inilagay ang kanyang pangalan bilang totoong asawa niya. Sabi ni Julieta na siya at si Rafi Tulfo ay ikinasal doon sa Capas, Tarlac noong October 1982 at itong kasal na po nito ay hanggang ngayon ay buo pa rin. Hindi po ito na-annul, hindi po na-nullify ng korte. Alam po natin na ang isang kasal po, only the court can break it up o mag-nullify po na mawalang bisa po ang isang kasal. At habang marami po ang mga nagkakahiwalay at na nagkakapamilya na sa ibang lalaki man o babae man, no, ay kapag ang kanilang kasal ay hindi pa po na-annul ng korte, ay buo pa po yan, no? Mabisa pa po, effective pa po ang kasal na yan. Sabi dito sa petisyon ni Julieta Pearson na itong misrepresentation o yung paglilinlang ay ginawa daw ni Rafi Tulfo kahit na alam niya na itong idiniklara niya ang inilagay niyang pangalan bilang asawa niya sa kanyang COC na si Jocelyn Pua Tulfo ay hindi po legal ang kanilang kasal. Sinabi din po dito sa petisyon na meron nga pong bigamy case o itong kasalanan po na pagpapakasal ng more than once, no, na hindi po sangayon sa ating batas laban dito kay Tulfo dyan po sa Office of the Prosecutor. Hindi na po sinabi kung saan pong lungsod ang Prosecutor's Office na ito at ito daw ngayon ay nasa Department of Justice under review. Ang ibig po sabihin yan ay kung meron pong mga question ang kahit isa sa kanila kung hindi po sangayon doon sa naging resolution ng Office of the Prosecutor, ay maaari po itong iakyat on a petition for review sa Department of Justice. At ito nga po, babasahin ko ang naging pahayag ni Tulfo noong 2019. Quote, noong ako pa ay isa palang struggling broadcaster o naghihikahos na mamamahayag, maraming taon nang nakaraan, I reached out to my daughter with her. Ibig sabihin si Pearson at nakita po kami ng aking anak sa kanya at ako po'y nagbigay ng tulong pinansyal at mga regalo. Unquote. So yun po ang naging bayag ni Rafi Tulfo mismo sa kanyang television program. No? Pero ang tawag dito ni Tulfo sa bigamy case na inihain laban sa kanya ni Julieta Lico Pearson na isa itong plain and simple extortion. Humihingi daw kasi itong asawa niya ng 25 milyon mula sa kanya para po na siya at ang kanyang pamilya ngayon ay makapapatuloy na po na mabuhay ng mabuti. No? Ang itong petition po na ayon po kay spokesman James Jimenez ay noong October 25 pa pala na file ito kasi may period po yan, no? Sa pag-file po within 25 days, no? After the filing of the Certificate of Candidacy. So, ayon dito sa petition, na sa kanyang COC ay hindi rin nailagay
ni Rabbi Tulfo na meron siyang existing criminal complaints at ang bilang po ng mga taon, yung number of years na siya ay naninirahan sa Pilipinas. So kahapon lang po, no, Huwebes, ikinumpirma po ito ni James Jimenez na meron nga pong petition laban kay Rabbi Tulfo. Meron po mga news organizations na nagpadala po ng mga text messages kay Rabbi Tulfo upang mahingi ang kanyang panig, pero hanggang ngayon ay mukhang hindi pa po siya nagsasalita, no? Sa ngayon po ay very interesting ito at dapat po bantayan natin, dahil sa ilang pangalawang survey na, si Rabbi Tulfo ay nangunguna. Siya po ang lumalabas na number one sa pinakahuling survey nga po ng Social Weather Station nitong nakaraang October 23 to 28. Patuloy po na number one si Rabbi Tulfo sa kabila pa po nung pagbugso ng galit sa kanya noong sa kanya mga pahayag na ibabalik niya, no, at tutulungan niya na maibabalik ang prangkisa ng ABS-CBN. Kung matanda ninyo, nag-broadcast po tayo tungkol dyan at nakita po natin na aba, higit 400,000 subscribers po ang ibinawas sa subscribers ni Rabbi Tulfo sa kanyang YouTube channel. Ganun po katindi ang galit ng mga dati niya mga supporters, no? So, ito po ang kasikatan ni Rabbi Tulfo. Ay alam naman po natin ito na dahil po ito sa kanyang matapang din na pagsusulong ng reporting or vigilante journalism, kung saan yung mga may mga hinanaing ang mga kapwa Pilipino po natin na may mga reklamo ay maaari po silang dumalo dyan sa kanyang TV and radio program at doon po magpalabas ng kanilang mga reklamo. Kaya po ito ang naging dahilan kung bakit na sikat itong si Rabbi Tulfo, no? So, ito nga po ay parang marami po ang hanggang ngayon ay hindi po nila mauunawaan kung bakit naging ganito kasikat itong si Rabbi Tulfo. Isa po siya sa mga kilalang Tulfo brothers, yung kanilang kuya po na si Mon Tulfo, eh matagal na po yun, na kilalang kilala talaga, na isang hard-hitting din na journalist, no? Kaya ito ngayon, ang kasong ito na petition to disqualify Rabbi Tulfo ay mukhang mabigat po ito. So, totoo lang, no? Dahil dyan po sa Certificate of Candidacy ay lahat po na nakalagay dyan, ang isinulat po ng mga sagot sa mga blank spaces dyan, ang mga may mga tanong dyan, eh, no? At siyempre, yung pangalan po ng asawa mo. At kapag nagsinungaling po ang isang candidate, ito po si Rabbi Tulfo, at iba nga po ang inilagay niya dyan na pangalan bilang legal wife niya at meron nga po siyang subsisting, no? Ang tawag dyan, subsisting, hindi pa po na bubuwag, hindi pa po na di-dissolve ang kanyang dating kasal, no? Dito kay Julieta Licop Pearson ngayon kasi nakapagpakasal na rin doon sa Amerika. Siguro, doon kasi sa Amerika, maaaring nag-divorce siya doon. Pero dito sa Pilipinas naman, ay kailangan po dito makapagpalabas po ang korte ng isang judgment na dissolved na po o nullified na ang kanilang kasal. Kaya mukhang mahihirapan dito, no, si Rabbi Tulfo. Baka dito pa siya mapapatid at dito siya matutumba. At ito nga po, no, kung totoo nga po na hindi niya inilagay doon na mayroon siyang bigamy case, which is a criminal offense, no, and especially it involves parang moral turpitude po itong bigamy case na ito, at hindi niya po inilagay dyan, ay mahuhulog yan sa perjury. Alam niyo po, ang COC, makikita niyo po dyan sa ilalim, meron pong sinusumpaan dyan ang nag-file o yung candidate, no, na ako po ay nanunumpa na lahat po na isinulat ko dito, ang lahat po na isinagot ko dito ay pawang katotohanan lamang at ako ay mananagot sa ating batas kapag meron dito sa mga isinalaysay ko o isinulat ko dito na ito ay mali o hindi totoo. Yun po, no, perjury po ang mapupuntahan yan. Kaya, nako, mukhang nasilip dito, no, nasilip dito si Rabbi Tulfo. Siguro hindi niya inasaan na talagang babantayan ng kanyang legal wife na si Julieta Licop Pearson
ang kanyang pagtatakbo. Kasi may mga na papanood po ako ng mga video kung saan ay talaga pong galit na galit ito ang kanyang legal wife, dahil talagang noong mga panahon po na walang-wala pa po itong asawa niya, na nandun na nga siya sa Amerika, ay hindi man lang ito daw tinulungan ni Rapi Tulfo, hindi daw nagbibigay ng financial support para sa kanilang anak. Eh, iba, dalaga na ngayon, no? I think mga 20s na ngayon yung anak nila. Pero noong mga panahon daw na ay naghihirap pa itong si Julieta Licop Pearson, bago pa ito nakapag-asawa ng isang Amerikano, ay talaga pong dinanas nila ang mahaba at malaking kahirapan doon po sa kanilang buhay sa Amerika. Kaya babantayan po natin ito at hihintayin po natin kung magpapalabas si Rapi Tulfo ng pahayag tungkol dito sa disqualification case laban sa kanya. Ako muli si Manuel Mejorada. Maraming salamat po sa inyong panonood. At muli po, gusto ko lang po hilingin sa inyo na please click subscribe or follow po kung kayo po ay nanonood sa aking Facebook page na Manuel Mejorada. Magandang araw po sa inyong lahat.